mo bang kwento ko habang patulog ka na? So, about siya sa isang police officer. And then, nagkaroon ng parang kaguluhan. Basta sa unang part ng movie, biglang kasabay ng pagputok ng mga fireworks. May nag-snipe. May bumabaril from somewhere. Tapos sunod-sunod yun. Halos 29 atay na matay. Tapos, hinanap nilang angas nga kasi para malaman nila kung saan nagmula yung nag-i-snipe. Gumamit sila ng laser. So, bale dun sa lahat ng pinangyarihan or sa lahat ng may mga binaril. Ang pinipinpoint ng laser is sa isang parang sa isang apartment dun sa kabila or sa harap nung mga basta sa medyo malayo siya eh. Tapos nung papunta na sila doon, tinakbo yun ng police officer. Tinakbo niya, tapos biglang sumabog yung room na yun. Tapos pumunta sila doon. Tapos nalaman nila yun na yung room na yun is matagal na palang tinatry ibenta, wala nang nakatira doon. So, doon na nagsimula yung paghanap nila doon sa mass killer na yun. Tapos iniisip nila kung sino yung pumatay or yung killer. Tapos yung unang napagbintangan nila is high school student na sabi nila parang pasok dun sa profile nila ng killer. Then after that, halos pumunta na yung, parang nagsama-sama na yung FBI. Tapos, pupuntahan na nila yung high school student. Pero pinipigilan sila nung mismong head nung case. Kaya sabi nila, meron ka bang evidence or like meron bang weapon yung sinasabi nyong killer? Kung meron daw bang, kung possible ba nakakuha yun ng rifle na halos 45 years nang hindi or 45 years ago pang pa ginawa in parang binild or something, basta sa army yun eh daw yung barrel na pinang snipe nung killer. Tapos sinasabi nung ano na wag na daw, parang hayaan na lang dahil ayun, parang gusto nila na kung hindi man yun yung killer, parang gusto nilang pumunta yung attention ng tao dun para mas magkaroon sila ng mahabang time para mahanap kung sino talaga yung killer. Pero talagang pinush pa rin nilang sugurin yung arestuhin yung bata, yung high school student. Nung nandun na sila sa apartment ng high school student, yung bata pinapaalis niya, sabi niya wala naman daw siyang ginawa. Tapos yung sa window, binasag niya yung window, tapos tumalun siya dun. Tapos, ayun nga, hindi naman kasi talaga yun yan. Then after that, sunod naman na napagbintangan is nagkaroon ng parang television broadcast na pwede nilang tawagan yung number na yun. If meron silang insight kung sino ba yung ganito or yung kung mahal ba yung kung ang tawag doon, kung suspicious ba yung kasama nila, yung mahal nila sa buhay. Tapos may tumawag, parang medyo pasok doon sa profile din ng killer na military daw ganyan, army. After that, hinanap nila, tinrace nila kung saan yun, nasa isang convenience store. Tapos, isa-isang pumasok yung officers doon. Tapos, may pinapabasa sila na lumabas na kayo dito, meron kami operation. Tapos, yung isa na lang yung natira na papalabasin nila, matanda.
matandang lalaki. Then, parang sabi niya, hindi kita marinig, ano ba yung sabi mo? Kailangan kong, parang sinasabi niya na, may kailangan siyang bilhin para sa asawa niyang ganyan. So, dun na nag, parang nakaramdam yung, na trace nilang caller. Tapos, ayun, nagbarilan sila dun, ang daming namatay. Namatay yung mga tumawag. Tapos, yung isa may natira, tinaser. Sinabi niya na prank lang daw yun, ganyan. So, hindi pa rin nila alam kung sino yung killer. Tulog ka na, tulog na siya, pero tutuloy natin. Ano yung nangyari? Tapos, parang nagkaroon ng realization yung police officer na bida, na babae. Nasa bathtub siya nun, tapos nakita niya yung, meron pa palang tatlong pinaghihinalaan. Yung sila, yung dalawa is parang tatlo sila na connected dun sa pag-aayos nung apartment na sumabog. Tapos na-realize ng babae na nag-outsource yung isang pinaghihinalaan nila na nagdala ng baby nung interrogation na ginawa daw talaga. Dinala yung baby para pangpagulo nung interrogation. Then, after that, doon na sinabi nung lalaki na ang pangalan nung parang isang lalaki na hindi kumakain ng meat is din daw ganyan. Then, doon na nila na pagtanto na yun yung killer. Kasi yung second na scenario na pumatay yung killer na yun is sa isang mall. Tapos, nagpipick lang ng vegetable na tira-tira or leftover. So, ayun na yung kakainin niya sana. So, doon na nila na pag connect-connect na ayun yung hinahanap nila na lalaki. Ang pangalan din. Din ba or Dane? Hindi ko maalala. Nakalimutan ko agad. Tapos yung pinuntahan nila yun sa liblib na lugar. Tapos na-meet nila yung nanay doon. Then pinapasok sila nung nanay doon sa bahay. Tapos nag-uusap-usap sila. No, kinukwento nung nanay na si anak niya daw na yun is happy naman nung bata, masayahin. Then, nabaril daw nila yun. Nabaril nila, kaya nagkaroon ng problem sa brain niya. Tapos binaril yung isa niyong kasamang, yung head ng case. Tapos siya, hindi siya binaril. Kasi makakatulong daw, sabi nung nanay, makakatulong daw yung babaeng yun. Ang ginawa, ayaw lumabas nung anak niya dun sa shed kung saan inisnipe yung head. Then, after that, ano next? Nagpakamatay yung nanay niya. Tapos siya lumabas. Tapos nag-usap sila nung babae. Medyo okay yung conversation nila. Tapos biglang may dumating na police yun, binaril niya din yun. Then, blah, 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 blah. Long story short, nung naupo siya, parang saan nga yun? Sa isang container. Nakaupo siya doon habang nasa tabi niya yung barrel. Gagalaw pa lang siya, pinagbabaril na siya ng mga police kasi na-corner na siya. Ang daming putok nun. Tapos yun. Yung huling scene is yung babae. Pinapatahimik siya. Ang kapalit is bibigyan siya ng pwesto dun sa FBI ato or sa bureau. Then sabi niya, yung pension daw nung head nung case is ibigay yung pension dun sa kanyang husband
Tapos bigyan daw ng award yon ganyan. Kasi syempre namatay during that case. Tapos hinanap niya talaga yung killer. Yan na yun, the end. Dami ko sinabi. Kulang-kulang naman yung story. Basta maganda siya. Kulang-kulang nga lang yung story na pagkukwento ko. Kaya pala ayaw niyang kumain ng meat. Kasi, ano siya dati. Nagtatrabaho sa butcher house. Ng mga cows. Tapos parang syempre nung time na yun, parang pinuntahan niya kung saan nagmumula yung saan yung farm ng mga cows. Tapos nakita niya daw doon parang ang magnificent doon ng mga cows. Tapos parang okay lang sa kanila na mabubuhay sila tapos mamamatay lang din. Grabe. Yun lang. The end. Di ko na kwento yung ibang parts. Kulang-kulang naman din yung kwento ko. Ayun lang.